Hello mga bossing, kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nag-iisip kung ano kaya ang mga pwede nating gawin o idagdag sa buhay po natin bukod sa ating sipag at tiyaga, double time sa pagkayod at pananalig sa mahal na Panginoon, ano kaya ang mga pinakamagaganda na pwede nating gawin upang sa ganon masigit tayong maka-attract ng swerte. Pero syempre mga bossing ko, ang pampaswerte ay isa sa mga sangkap lamang para tayo maging matagumpay. Numero uno po dyan ay sipag at tiyaga, double time sa pagkayod mga bossing. Ngayon pa mga bossing, para po may patunguhan ng ating pagiging masipag dahil may mga pagkakataon na masipag po tayo pero parang sa ulat wala ang ating kasipagan. Kaya mas mainam na dagdagan natin sa buhay po natin ang pampaswerte. Ngayon pa mga bossing, ano po ba ang mga pwede nating gawin? Ito po isa sa mga may tuturo ko sa inyo kung maiibigan nyo lamang. Kung kayo po ay halimbawa kahit anong mga pampaswerte na pinapanood ninyo at parang walang dating po sa inyo mga bossing ko at ayaw nyong gawin, huwag nyo pong pipilitin ang inyong sarili dahil maaaring hindi rin po ito matutupad ang mga wishes po ninyo sa mga pampaswerte mga bossing. Ang pampaswerte ay kailangan yung gusto nyo ang inyong gagawin. Hindi po yung pipilitin nyo po ang inyong pong sarili para makagawa lang nito or maitry lamang po ito. Para po tumalab mga bossing ko, habang ikaw ay nagwi-wish, kailangan mula sa puso ang pagwi-wish at naka-mindset nga po sa inyo na kayo po ay simula na ito ng tagumpay po ninyo at kayo po ay suswertihin na. Kasi once na kayo po ay nagwi-wish at ang nasa isipan naman po ninyo ay baka kayo ay malas pa rin or maaaring hindi ito tatalab ay maaaring makukontra nyo rin mismo, kayo mismo ako kontra ng inyo po mga ginagawang pampaswerte. Kaya mas mainam kung kayo po ay gagawa ng mga pampaswerte na sa puso't isipan ninyo habang kayo nagwi-wish kung ano yung binubukan ng bibig at siya rin po tinatakbo ng ating isipan. Ngayon po mga bossing, maglaan ka ng ilang minuto na kayo po ay makapag-focus sa mga pagwi-wish. Kagaya po nito mga bossing, kahit anong araw po ito, pero kung mas mainam, kung Lunes nyo po ito gagawin sa unang araw ng buwan, unang araw ng Linggo, or lalo na unang araw ng taon mga bossing. Yan po, para buong isang taon kayong swertihin, or kaya buong isang buwan kayong swertihin, or kaya ay buong isang linggo kayo na swertihin, mga bossing. Ngayon po mga bossing, bakit ko po yan sinabi? Ang gagawin po natin, yung unang-unang pera na matatanggap po ninyo, yun ang inyong gagamitin. Kung halimbawa 1,000, 1,000 ang gagamitin. Kung 20 pesos, 20 pesos ang gagamitin. Kung magkano man po yung unang-unang pera po yan, okay po yan. Ngayon po, halimbawa, umaga nyo siya nakatanggap, itabi nyo po ito kinabukasan na para sa umaga na gagawin ninyong pampaswerte. Ngayon pa mga bossing, sa unang araw ha, Monday. Or kaya po, unang buwan. Yan, unang pasok ng araw ng buwan. Yan, ito pa mga bossing ko, halimbawa lang ay 1,000 pesos, tapos maglalaan ka mga bossing ko ng isang ziplock or isang plastic. Ilalagay nyo po ang 1,000 pesos na ito dito sa ating ziplock mga bossing. Yan, kagaya po nito. Ilalagay po natin siyang ganyan. Tapos, syempre, mag-ready na rin po kayo mga bossing ko ng ating paboritong pampaswerte na kagaya ng bawang. Ang bawang mga bossing ko ay isa sa mga subok na napakaswerte. Magtataboy po ito ng mga kamalasan mga bossing at mag-a-attract ito na napakaraming swerte lalo na tungkol sa usapin ng pera. Kaya huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa at subukan nyo po ito. Lagay na po natin yung ganyan. Kung marami kayong bawang, gamitan nyo po ito ng isang buong bawang. Pero kung kakaunti ang bawang po ninyo, kahit isang butil na lamang po ng bawang, ay sapat na. Ngayon pa mga bossing, gagamitan din po natin ito ng bigas. Ang bigas naman po mga bossing ko ay nag-a-attract ng kasaganahan at tagumpay sa buhay. Sa bawat okasyon, lalo na pagdating sa usapin ng pampaswerte, ay hindi po nawawala ang bigas mga bossing. Sa usapin ng mga kinakasal na nilalagyan ito ng bulaklak para mas maging masagana at maanghang ang pagsasama ng mag-asawa. Ganon din po mga bossing ko sa unang pasok ng inyong tahanan. Halimbawa, nagpatayo kayo ng bahay, nagpa-renovate kayo ng bahay, magpapabless po kayo at ang unang pasok po ay hindi nawawala ang bigas para mas maging masagana ang pamumuhay po ninyo sa bahay na yon. Ganon din po mga bossing ko, kung kayo po ay mayroong bagong negosyo na tinatayo, sa unang pasok sa inyong negosyo, kailangan na may bigas para hindi kayo malugi sa inyong negosyo at magkaroon kayo lagi ng malaking benta at kayo po ay maging masagana doon sa negosyo na tinatayo po ninyo. Kahit anuman po na okasyon, kagaya ng mga bagong taon or Chinese New Year, ay hindi po nawawala mga bossing ko ang bigas pagdating sa usapin ng kasaganahan or ng kaswertihan. Kaya maglalagay po tayo mga bossing ko ng ilang buti lamang dito sa ating ziplock. Yeah, maglalagay po tayo. Ito naman po mga bossing ko ay ang ating asin.
Ang asin, mga bossing ko, ay hindi rin nawawala, lalo-lalo na kung nais niyo po na makatrack ng swerte, lalo na tungkol sa usapin ng pera. Para mas maging masagana ang ating pong pamumuhay, mabilis na makatrack ng swerte, lalo na sa pera, ay gagamitan natin ito ng asin. Ito po, mga bossing ko, ay perfectong sangkap upang sa ganon ay matupad kaagad ang mga pinapangarap po natin. Marami na rin po nagpatotoo po dito at isa rin po ito sa paborito ko, lalo-lalo na ang mga unang pera ng pagtanggap po natin sa mga unang araw, unang buwan at syempre unang pasok ng taon, mga bossing. Ito po ay makakatulong upang sa ganon obserbahan nyo nang sa loob ng isang linggo o sa loob ng isang buwan kung ano man mga swerteng darating sa buhay po ninyo. Ilista nyo mga pagsubok na pinagdaanan ninyo nito mga nakalipas na buwan na hindi nyo pa ito nagagawa. At ilista nyo rin po ang mga swerteng darating nito na darating, mga bossing ko, na susunod na buwan o kaya ng buong isang linggo kung ano mga blessing na dumating. Ngayon po, mga bossing, kung kayo po ay naniniwala at nais nyo po itong gawin, gawin nyo po ito ng umaga ng mga 6:30 hanggang alas 7 at ibibilad po natin siya hanggang alas 8. At ang paggawa ng mga gato, mga pampaswerte, mga bossing ko, ay dapat ay nakaharap ka sa may silangan. Sa may silangan ka lamang haharap pa, at pati sa pagbibilang ng pera ay sa may silangan ka rin po magbibilang. Tingnan nyo po mabuti, mga bossing ko, kung saan ang silangan. Makikita nyo naman po kaagad dyan. Sumilip ka sa mga oras ng umaga, alas 7, kung nasa ang sinag ng araw, nandun ang silangan. At dun ka harap sa liwanag ng sinag ng araw. Tingnan nyo naman po sa may bandang alas 3, kung nasaan ang sinag po ng araw, makikita nyo yun naman ang kanluran, yung lubugan ng sinag ng araw. Huwag kang gagawa ng pampaswerte sa lubugan ng sinag ng araw. Dahil ang lubugan, mga bossing ko, ang kasunod po niyan ay tagdilim. Hindi po yan swerte. Ang pampaswerte, mga bossing ko, ay pagsinag ng liwanag ng sinag ng araw. At ang kasunod po nito ay paglaki ng sinag ng araw at liwanag po, mga bossing. Katugunan ito sa ating mga wishes, mga bossing. Kaya kung kayo po ay gagawa ng mga pampaswerte at kayo po ay sobrang abala, agahan nyo na lang po ng gising, mga bossing. Huwag na huwag po kayong gagawa ng gabi, mga bossing. Pero kung ito naman ay full moon or kaya usapin ng buwan, ay pwede kayong gumawa ng gabi. Huwag lamang po nang wala namang pong buwan at gagawa kayo ng madilim. Huwag po kayong gagawa ng ganon. Kasi instead ay kayo ay swertein, panay negatibo ang darating po sa inyo. Kaya kung kayo po naniniwala at nais nyo po itong gawin, huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo po ito at proven po ito na napakaswerte. Ako po, isa po ito sa mga paborito ko na pampaswerte. Kahit may mga pagsubok tayo, mga pinagdadaanan, mga bossing, kailangan i-mindset nyo na ito ay pagdadaanan ko lamang at hindi ko ito tatambayan. Magiging okay ang lahat. Kasi pag inisip nyo ay pangit, pangit nga din po ang mga nagaganap at mas natatagalan na masolusyonan ang mga problema. Kaya subukan nyo po na dagdagan ng pampaswerte para magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte, mga bossing. Kaya kung kayo pinaniwala at nais nyo po itong gawin, asya, mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.